Yo, good day mga kabakal. Kunting idea sa ating mga kabakal kung paano magbasa ng drawing. Okay, kasi maraming kabakal natin doon na nagsasabi na paano magbasa daw ng drawing. Okay, so lalong-lalo na kapag na kapag sa interview, sa actual mga kabakal, ay halimbawa dito, mag-apply ka dito ng structural welder fabricator. So ito mismo, ilalapag sa harap mo, itong drawing na to. Ayan, kung mapapansin nyo, kaya nag-upload ako ng ganitong drawing. Kapag once na tinanong kayo about ito, at least kahit papano, may alam kayo. Okay? So, halimbawa, pag tinanong ka ng employer, kapag nilatagan ka ng drawing na ganito, mga kabakal, so ano ang gagawin mo? Okay, kasi tatanungin ka ng employer, marunong ka ba sa drawing? Pag sinabi mong oo, lalatagan ka ng ganito. Huwag kang kabahan dahil yan ay for... Ano lang yan mga kabakal? Sinusubukan ka lang kung may idea ka. So hindi naman porket ganitong lapag sa'yo lahat ay itatanong sa'yo yan. Hindi yan mga kabakal. Pipili lang siya dyan ng itatanong sa'yo. Ngayon ikaw, isang applicant, siyempre nilatagan ka ng ganito. Diba? Ang gawin mo dyan mga kabakal, pag nilatagan ka ng ganito, ang una mong titingnan dyan mga kabakal, yung kanyang materyales. Ang materyales matatagpuan doon sa may bandang kanan, sa taas. Kapag may nakita ng ganyan, ibig sabihin niyan, materyales. Ngayon, ang materyales, doon mo matatagpuan lahat. Kung anong klaseng material to, ito, kung anong kanyang haba, at kung anong kanyang bigat, at kung anong size ng material, doon mo matatagpuan yan mga kabakal. At sa mga plate natin, kung anong lapad nito, kung anong kapal, kung anong bigat, kung anong haba, ganito rin, doon mo yan lahat matatagpuan. So, huwag kayong kakabahan kapag once nilatagan kayo ng drawing. Kasi, sinusubukan ka lang yan kung may idea ka about sa drawing. Basa ng drawing naman mga kabakal, ay matutunan mo yan talaga sa actual na trabaho na. Okay. So, next, ano nga ba yung mga posibleng itatanong sa'yo kapag once na binigyan ka ng ganitong drawing? Okay, halimbawa, bibigyan kita ng sample. Sasabihin sa'yo, alam mo ba tong part na to? Ano tong tawag dito? Ayan, kahit na walang 3D, kasi ayan, minsan mga drawing na walang 3D, walang 3D yan, yung ibang drawing. Ngayon, tatanungin ko lang ito, anong tawag dito? Ano ito? So, yan ay tinatawag na kulom. Ngayon, paano mo malalaman na kulom yan? Ayan, katulad ng sinasabi ko sa'yo kanina, pumunta ka doon sa may kanyang materyales. Ngayon, hahanapin mo to. Yan. Tulad ng sinabi ko, sa drawing, kadalasan makikita mo dito, CA. CA, kahit may mga number man dyan, 3 or 1, 2, 3, 4. Yan. Ito lang yan, mga kabakal, ang dapat mong alamin. CA, ibig sabihin yan, kulom assembly. And then, RA, ibig sabihin yan, rafter assembly. Okay. Ngayon, tatanungin ka ng employer about dito. Ano ang tawag dito sa beam na to? Ngayon, titingnan mo dito sa may kanyang materyales. So, ayan mga kabakal. UB. Ibig sabihin ng UB, yan ay universal beam. Ngayon, sa beam, ito halos kadalasan na na-encounter natin or nakikita natin sa drawing, UB and UC. So ano ang UB? Universal beam. Ano ang UC? Universal kulom. Okay. Ngayon, pag sinabi niya, anong pinagkaiba ng UB at saka kulom? Okay. So ang UB ay mahaba yung sukat ng kanyang web compare sa kanyang flange. And then yung kulom naman ay parihas ang sukat ng kanyang flange at ang kanyang web. Yan ang tinatawag na kulom. Parihas yan, square yan. Square ang kanyang sukat. Okay? Alright. So, rin po, tatanungin ka ng employer. Kasi ang itatanong naman dyan sa mga kabakal ay ang ano lang, kung anong materialis yan, kung anong tawag dito. And then, dalawa lang yan mga kabakal. And then, welding symbol. So, yun lang. Rin po, alam niya, sabihin niya sa'yo, ano ito? Plate, base plate, or halimbawa
O, sabi natin, base plate. Sabi niya, anong haba niyan, anong kapal niyan, at saka anong bigat. Ngayon, hahanapin mo yung kanyang ang number. Ito yung number ni base plate. 2P6. Hanapin mo si 2P6 dito sa may kanyang materialis. Ayan, doon mo makikita. Ayan, yung kanyang lapad ay 200 mm. And then yung kanyang kapal ay 25 mm. So, ito ay indicate lang na yung PLI plate yan. And then yung kanyang haba naman. So, ito yan mga kabakal. Ang kanyang haba ay 440. So, ang kanyang bigat ay 17.27 kg. So, yan ang bigat ng ating plate. Okay, so ganun lang. And then, kapag once na nasagot ka na, kasi halimbawa, mga tatlong tanong lang naman yan sa'yo. And then, lilipat ulit yan sa may welding symbol. Ngayon, halimbawa, tatanungin ka dito. Ano ito? E di yan ay pellet weld, both side. Tapos, 10mm yung kanyang size ng welding. Tapos, next, ito, halimbawa, medyo mahirap-hirap, tanungin ka dito. Anong welding symbol to? E di single bevel, both side. Tapos, all around yan, paikot, lahat. And then, pull strength butt weld. So, ibig sabihin yan, pull pin mga kabakal. So, ganun din ito. Anong welding symbol to? E di single bevel, D-side. D-side ang tawag dito sa baba. Kapag dito yung nakapwesto, e di other side. Okay? So, dahil ito nakapwesto sa baba, D-side, all around, pull strength butt weld din siya. So, ganyan lang. Katulad nito, single bevel, both side. Dalawa yan eh. Tapos, all around, pull strength butt weld. So, ganyan lang mga kabakal. Ngayon, kapag sinabi naman na ano itong crack na ito, so, ibig sabihin yan ay short break. So, ang purpose niyan, pinaiksi yung beam dahil hindi ka siya sa drawing area kasi may ilalagay pa na mga limbawa, mga details, mga 3D para magka siya, pinaiksi yan mga kabakal. Pero yung sukat niyan, tama. Bali yung material lang pinaiksi sa drawing. Short break ang tawag dyan. Okay? So, yun lang mga kabakal, kunting kaalaman. Okay? Basta huwag kayong kabahan. Kaya nag-upload ako ng ganito para mayroon kayong kunting idea about sa drawing. Okay? So, yun lang mga kabakal. So, Merry Christmas sa inyong lahat. And then, advance Happy New Year. Thank you and God bless.